Magandang hapon sa inyong lahat. Ito naman si Boy and Jimbo. What's up, what's up? Sabayan niyo ako rito na mamasyal tayo sa riverside. Tingnan natin ang river kung anong sitwasyon ngayon. So, dito tayo lalaan. Dito, may nakarinta na construction company dito na area para malinis na malinis dito. So, dito tayo sa makya tayo ng nagdana ng Riverside. Okay, dandan lang, baka madulas tayo. Ito. Ito pala ang river wall, hindi pa natapos ngayon. Patuloy pang ongoing construction pa dito. Medyo mahaba pa ang trabaho dito. Ito ang suba, medyo kulay orange ang tubig. Siguro malakas ang ulan kagabi sa bundok kasi medyo orange ang kulay ng tubig. Yan ang is hindi ganun ang itsura. Maraming lipa dito tulad ng dyan sa kabila, mga lipa sa kabilang banda tulad dyan dito sa ganyan na sitwasyon sa itong lote. Tapos 2000 year dinidevelop ni Kernel de la Cruz ito kasi siya may-ari dito at gagawa siya ng rest house dito. Maganda yung kanyang rest house pero bawal pumasok noon, hindi basta-basta makapasok. 2012 dumating si Sindong. Asira lahat ang kanyang ari-arian dito. Pati ang pader niya, hanggang dito lang sa dibdib ng tao. Tapos ang tubig na bumuhos kay Sindong ay malaki. So, wash out lahat kanyang mga resource dito. So, ngayon ay nimerintahan na lang ng company construction. Ayun. Oh, marami pang nagtrabaho. Continuous pa ang nagtrabaho. So, overlooking dito tingnan natin, oh. Dito, marami pang nagtrabaho. Medyo malayo. Ito ang river dito, malalim na, malalim. Ito ang sitwasyon ng river ngayon ay kulay orange kasi sa bundok kagabi ating malakas ang ulan. So pag malakas ang ulan dito bumuhos lahat ng tubig yun sa kabilang tampi, mga nipa ng pambubong ng bahay katulad dito noon itong lote dito. So pero ngayon iba na, na-develop na. Maraming lipa dito noon. So ngayon, na-develop na. So, maganda na. So, dito tayo sa paunahan pa tayo. Punta ng dagat.
malakas ang ulan sa bundok, maganda dito ang tubig. Pwede ka dito magtambay at manghuli ng isda. Ito, tuwing hapon, katulad ngayon, no, medyo walang init. Ah, malamig ang hangin dito, dito ka tumambay dito. At umaga naman, pwede ka mag-jogging dito para sa re-exercise mo, exercise para magandang katawan mo. Ah, nataas pala ang padero. Dito sa kabilang tampi, yun ang Barangay Bara. Misamis Oriental, Philippines. Nandito naman sa Sunit Bulwa, Luer, Cagayan de Oro City, Philippines. Kung dito nga site Sunit Bulwa, Cagayan de Oro City. So ang kanilang ano, pagitan lang ito ang river, ito ang boundary nila, boundary ang river side dito. Cagayan dito, Bukol, Misamis, Uriadon, Bukol, Misamis, Oriental. Masyadong natapos, ongoing pa ang construction, mayroon pang nagtrabaho. Kasi noon wala ito, pag panahon ng sindong malakas ang tubig dito, so ginawa ng river wall yung project ito. Medyo mahaba pang trabaho nila, marami pang nagtrabaho. Taas-taas pa. Ito ang sitwasyon ngayon dito. Dati wala itong river wall dito. Pag malakas ang sindo, baha, dito lumampas sa kalsada ang baha. Hindi pa natapos. Maruto dito. Hindi pa natapos. Siguro ito tulay. Tulay ito. Gagawin pa ito siguro ng tulay para punta ng kabilang tampi. Gagawin ng malaking tulay siguro dito. Hindi pa nadugtong ilaw. Putol pa dito, delikado pa, may hagdanan pero kahoy lang. Siguro sa tingin ko tulay ito, magawin ng tulay papunta na diyan sa kapilang kampi, sa Bara. Diyan lang siguro ito. Dito naman ang papunta ng Lower Sunit Bulwa. Ito sa doon ang mga beach na mga pwede ka maligo. Doon sa unahan pa, medyo malayo. So siguro hanggang ngayon lang ang vlog ko dito sa video na ito. Hindi pa natapos. Dito ni sa Barangay Bulwa, Sunit Luer, Cagayan de Oro City, Philippines. Sana palagi kayong manood sa mga video ko.
at walang sawa. At maraming salamat. Hanggang dito na lang at sa susunod ng video ko, panoorin ninyo. Thank you very much and God bless.